ang nakaraan. Kapos, laging kulang umali. Never good enough. Struggling si Happy na makisama sa mga biyenan niya. At si Juan, maiipit sa gitna. Mabait naman si Mamo eh. Huwag mo nang damdamin yung pagsita niya sa'yo. Eh, nag-a-adjust na nga ako sa'yo. Mag-a-adjust pa ako sa lola mo. Pero may hangganan ng pagtitiis. Pakiramdam ko sa bahay na to, nag-iisa lang ako. Wala akong kakape, wala akong kadamay. Nangangamoy trouble in paradise. Masolve pa kaya to? Duda, level 1 ang kapraningan. Minsan, kahit mahal mo ang isang tao o bagay, magdududa ka kung hanggang saan ang kaya mong ibigay. Ang luha, parang pawis lang yan. Hindi man galing sa mata, pareho namang tumutulo kapag pagod ka na. Tigilan mo na yung kakaimpake mo. Ano ba? Anong stretch mo na eh? Sabi ko naman kasi, sinira mo. Walang masosolve. Kung aalis tayo dito, pag-usapan na lang natin. Kaya nga doon na lang tayo sa bahay namin eh, para hindi na lumaki yung problema. Alam kong nahihirapan ka na, pero konting tiis pa. And please, sana naman huwag kang mag-give up kay Mamo. Parang nanay ko na yun, kaya gusto kong magkasundo kayo. Nagawa ko naman lahat para makabukod tayo. Konting palahon na lang. Promise. Sige na nga. Mag-mind over matter na ako tuwing pinapagalitan ako ni Mamo. At saka magnunovena ako para hindi na siya gano'n kasungit sa akin. Sige na, babe. Patayin mo yung ilaw at natulog ka na. Alam kong mahirapan kang makatulog kasi madilim. Kaya sana makatulong eh. Thank you, babe. Sorry. Babe? Nahantok ka ba talaga? Bakit? So dumating ka dito sa bahay, wala kang dalang maleta, huhulaan ko na. Napigilan ka ng asawa mo. So ibig sabihin, trapped ka na doon sa palasyo ng master-in-law mo. Ate, may katuwiran naman si Juan. Eh, hindi naman basta-basta mabubura namin si Mamo sa buhay niya, di ba? O anong sabi niya sa lola niya? Happy, alam kong naninibago ka, naiintindihan ko yun. Lahat naman tayo dito nag-a-adjust. Hindi naman ako nakikipagpetensya sa reyna ng bahay na to. Ang sa akin lang, hirap lang gumalaw kapag binabatayan niya kung anong kilos mo, kung pumapalapa ka, kung ilan ang pagkakamali mo. Okay. Okay. Ako nang bahala kay Ma'am. Ha? Huwag na. Baka sabihin pa niya na sinubong ko siya at baka mas lalong sumumain tingin niya sa akin. Happy? Sorry if I made you feel na parang mas kape ako kay Mamo. Pero ang totoo niya, na-appreciate ko lahat ng effort. And the more you try, mas lalo ko nararamdaman kung gaano ako ka-importante sa'yo. And that makes me love you even more. Kaya yun, ayun niya yung nangyari. Ate ha, huwag mo sasabihin kay nanay. Ikaw, dal-dal ka eh. Baka ikwento mo pa, susugurin ni nanay si Mamo. Kakahiya. Alam mo ba si Happy, minsan si Mamo, kailangan hindi rin nakakampihan eh. Tsaka sabihin mo dyan kay Juan, ikaw naman yung kampihan niya. Ate, hindi naman ganun kadali yun para kay Juan. Buong buhay niya kasama si Mamo, kaya mahihirapan talaga siya manimbang. O, pwede, sige. Gawa natin ang solusyon tong problema mo. Etong sasabihin ko sa'yo, generation to generation ang pagpasa nito. Si nanay ang nagsabi sa akin nito, Happy, ah. Ano? Hakbangan mo si Juan. Hakbangan? Hakbangan mo. Oo, hakbangan mo kapag natutulog siya. Hakbangan mo si Juan. Ganun kasimple, effective yun. Ganyan na ganyan yung ginawa ko sa Kuya Henry mo. Weh, totoo? Oo, totoo. Effective. Gusto mo sample lang kita? Sige. Pangga! Pangga! Ay, napalitan!
liguan na si Tonton. Tapos na ba, Bangga? Oo. Tapos lang. Bangga, pagigiban mo naman ako ng tubig, Bangga. Wala kasi tayong tubig sa gripo. Maliligo na ako. Sure, with pleasure. Thank you, Bangga. Bangan mo with pleasure, di ba, Kitam? Kailangan ko ito maayos na ako. Kasi bukas may titingin na yan. Sige na, ayusin nyo na yan, bro. Oh, ano bro, kumusta? Kumusta, pare? Oo, okay naman. Ito pala, pare, kukunin na ito bukas, ha? So, yung area na to clear na siya. Kulang na lang yung mga luxury cars natin. Kaya, sana, makakuha na tayo ng bagong business partner. Tama-tama. Dapat mangyari na yan bago pa mag-fall apart tong marriage namin ni Happy. Teka. Parang ang lalim ng hugot mo, ah. Bro, ganito pala, no? Ganito yung buhay may asawa. Hindi ko lang in-expect na ganito katindi yung responsibilidad. Ganito kabigat yung pressure. Wait lang. Huwag mong sabihin nagkakaproblema kayo ni Happy. Pare, hindi sila magkasundo ni Mamo, eh. Kaya pinipilit niya ako, doon daw kami tumira sa kanila. Ako tuloy na iipit. Oh, buti na kumbinsin mo si Happy mag-stay doon. Teka. Ano na naman sinabi mo? Hindi ka na to. Nanginibago ka lang dito sa bahay. Naiintindihan ko eh. Lahat naman tayo dito nag-a-adjust. Hindi naman ako nakikikompetensya sa Reyna ng bahay nito. Ang sa akin lang naman, konting appreciation lang. At saka isa pa, ayaw ko yung nakabantay siya sa kilos ko at kung kailan ako papalpak at ilan na yung pagkakamali ko. Okay, sige. Ako lang bahala kay Mamo. Wag na! Baka isipin pa niya na nagsusumbong ako. At saka baka mas lalong lumala pa yung tingin niya sa akin. Okay. Sorry if I made you feel na parang mas kinakampihan ko si Mamo. Ang totoo niya, na-appreciate ko naman lahat ng effort mo eh. And the more you try, mas lalo ko nararamdaman kung gaano ako important sa'yo. And it makes me love you even more. Kaya ayun, ang hirap, bro. Pare, walang pinakamabuting solusyon dyan kung hindi ang bumukod kayo ni Happy. Ano pa nga ba? Kaya dapat matuloy niya yung expansion na yan para makuha ko na yung dream house ko. Pare, may mga interesado naman na maging partners tayo eh. It's just that, kailangan ko tingnan yung financial capacity nila. Sana talaga makakuha na tayo para itong next car shipment tayo na makakuha. Bro, financial backer lang kailangan natin. Tapos, under na itong expansion na ito. Ay, oo nga pala, tol. Wait lang. Naalala ko, may nag-email sa akin na prospective investor na inaawitan ko. Nagpaparin niya siya ng meeting, ay, pare. Ay, kasi kasuhin mo na. Balitaan mo ako agad. Hi, Mamu. Hi, Apo. Ay, Mamu. Oh. Idagdag niyo ito sa panggasas wow, niyo. Wow, talaga. Salamat. Ang dami naman ito. Laya. Thank you. Uy, Apo. Ano bang gusto mo na iluto ko para sa'yo, ha? Kayo na pong bahala. Total, alam niyo naman kung ano gusto ko eh. Kung sa bagay. Salamat, ha? Eh, teka muna. Papasok ko siya sa loob. Tapos yayain ko si Yaya. Hanap mo malengke. Iwanan kita. Oh, sige po. Okay, okay na. Tulungan mo ako. Yan. Salamat. Excuse me. Siyempre, hindi naman lahat kay Mamo. Meron din para sa magandang misis ko. Mwah! Bakit? May ginawa na naman ba ako? Hindi, wala, no. Ah, babe, gusto mo ako na lang yung mamalengke at mag-grocery. Sa akin mo na lang bigay yung pera para hindi nakakaya kay Mamo. Happy kasi, siyempre bahay to ni Mamo at ni Papi. Gusto niya, siya yung nag-grocery, namamalengke. Kasi, parang exercise niya na yun eh. Kaya nag-aabot ako sa kanya
habang di pa tayo nakakabukod. Ay, kailan tayo bubukod? Huwag kang mag-alala. Kapag natuloy yung expansion namin ni Kyle, kukuha na rin ako ng sarili nating bahay. Doon tayo titira. Duda si Happy na mangyayari yun sa lalong madaling panahon. At kailangan na niyang kumilos. Kailangan may mabago na sa mga takbo ng mga bagay-bagay. Hakbangan mo kapag natutulog siya. Hakbangan mo si Juan. Ganun kasi effective yun. Hakbangan mo si Juan. Ganun kasi effective yun. Ganyan na ganyan yung ginawa ko sa Kuya Henry mo. Pag-iiban mo naman ako ng tubig, Pangga, wala kasi kaya tubig sa gripo, maliligo na ako. Sure, with pleasure. Kung minsan, kapag desperado na tayong makuha ang gusto, nagiging patola na tayo at uto-uto. Kaya sige, Happy! I-push mo yan! Hakbang pa more! Happy? Happy, anong ginagawa mo dyan, ha? Ay, wala, just... ano kasi... Ikaw talaga? Pwede mo naman akong gisingin eh. Ano? Baby, bola mo. Ay, thank you. Juan, yung toothpaste, di ba? Parang paulit-ulit na lang. Parang, di ba, pinag-usapan na natin? Kalat eh. Hayaan mo na yan. Huwag mo nang pansinin. Ilang na bagay eh. Ma, ano ba? Sige, next time na lang, ha? Pasensya na rin ako na umalis eh. Sinasabi ko, Happy. Hahakbangan mo na lang, hindi mo pa nagawa. Teka. Alin yung hahakbangan? Bakit? Wala, Pangga. Sige, nasalinan mo na lang kami ng Diyos at napakainit. Eh, teka, parang hindi naman effective yung paghakbang-hakbang. Nahuli pa ako. Ano bang ibang paraan pa para maging okay kami ni Mamu? Ah, si Mamu. Di ba nga may kasabihan? If you can't beat them, join them. Yun kaya yung strategy ko kaya naging ka-vibes ko yung nanay niya. Alam mo, ikaw pang gamisan, useful ka din eh. Alam mo, yan ang naisip ko. Ang gawin mo ngayon, sumipsip ka kay Mamu. So, di mo lang ng mga inutos niya. Pumayag ka sa lahat na sasabihin niya. Para ang tingin sa'yo ngayon ni Mamu, kakampi. Sabihin, lahat ng gusto niya, susunod ako sa kanya? Oo! Lahat gawin mo. Kapag nakuha mo na yung loob ni Mamu, pwede mo na siyang utu-utuin. Tapos ikaw na yung magmamaniobra ng mga bagay. Hindi mo napapansin, ikaw na yung kumukontrol kay Mamu. Ah, hi, Mamu. Kamusta po? Mamu, may pasulubong po ako sa inyo. Wow. Eh, bakit nag-abala ka pa? Dapat niya, hindi ka masyadong maging magastos. Hindi gusto ng mga lalaki ang asawang hindi masinop sa pera. Mas makukuha mo ang loob nila kapag mas pinahalagaan mo yung pera na pinagpagura nila. Oh. Eh, baka mamaya magdamdam ka na naman dito sa mga pinagsasabi ko sa'yo. Hindi po, hindi. Ako lang po ako. Iya, gusto ko lang na maging mabuti kang asawa para hindi magloko si Juan.
Gusto mo ba na magkaroon ng number two, number three? Itong asawa mo? Siyempre po, ayoko po ng ganun. Pwes kung ganun, pakinggan mo ha. Lahat ng mga tinuturo ko sa'yo. At huwag kang masyadong magdamdam kapag sinisita kita. Okay? Ay, nako. Sumipisit ka kay Mamu. Pumayo ka sa sasabihin niya. Para ang pininsaliwan niya ni Mamu kakampi. If you can't beat them, join them. Oh, hindi naintindihan mo na ako. Oo naman, Mamu. Sa totoo nga lang po, na-appreciate ko po lahat ng mga ginagawa niyo para sa akin kasi alam ko naman para sa ikabubuti ko yon. Kaya maraming salamat po. Okay. Mabuti naman kung gano'n. Bueno, tapos na ako dito, ha? Iwanan muna kita. Ay! Gusto niyo po tulungan ko po kayo? Kaya ko to. Nasaan kasi yung yaya ko? Hindi na ako binalikan. Sige, ha? Sige po. Hello, babe? Pauwi ka na ba? Ako, babe, hindi pa nga eh. Papaalam nga sana ako sa'yo na baka medyo gabi na kami ni Kyle at gusto namin i-treat yung staff dahil nahit namin yung quota namin eh. Ah, anong oras yung lakad mo? Well, imi-meet lang namin yung bagong sales team. Si Pau, si Don, tsaka si Pepe. Tapos, punta lang kami sa bar. Siguro inuman lang, ganun. Naku, okay lang yun. Basta, behave ka ha. Kasi baka biglang may mga babae kang kainuman dyan. Huwag ka mag-alala. All boys naman kami. Sige. O basta I trust you, ha? Tsaka behave, but have fun. Thank you. Bye-bye. Sige, bye-bye. Puro lalaki. Very good. Bro! Uy! Nandito na yung bagong sales team natin. Andiyan na? Sige, yes. Papasok na lang. Dali lang. Pau! Don! Pepe, alika. Papakilala ko kayo. One. Bro. Si Pau. Si Don. At si Pepe. Sino sila? Girls, si Sir Juan nyo. Hi, Sir Juan! Hi. Pau. Don. Bro, teka. Bakit nga pala puro babae yung kinuha mo para sa sales natin? Bro, di ba nga sabi mo sa akin strategy yun? Tsaka kailangan natin ng panghatak sa mga male clients natin. Remember, halos lahat ng mga mahihilig sa kotse ay lalaki. Pero, kung ayaw mo sa kanila, sige, kausapin ko. Hindi na. Hayaan mo na. Mamaya, bad mouth pa nila tayo or worst case, kasuhan ng wrongful termination. O basta I trust you, ha? Behave ka, ha? Sorry, girls, ha? Pero... Pasensya na kayo. Pass muna ako kung gusto nyo. Sila na lang, boys! Body shot daw! Sige, body shot! Okay lang! Oh, sige, ako ito. Cheers na lang tayo. Mabuti pa para sa Jay and Gabe! Event nyo kagabi. Kamusta yung bago nyong sales team? Kanin pa. Thank you. Babe, may aminin nga pala ako sa'yo. Naalala mo yung mga bago na naming staff na sinabi ko? Si Pau, si Don, tsaka si Pepe? Hindi pala sila mga lalaki. Ano?
Pa din sila? Grabe naman. First day pa lang nila, inamin na nila. Pero, in fairness, sambi at namda. Honesty pa rin yung best policy kita. Happy. Hindi, sa unang araw pala. Hindi sila mga bakla. Babae sila. Akala ko puro lalaki kayo kagabi. Yun nga rin akala ko. Hindi naman sa akin sinabi kagad ni Kyle. Puro pang lalaki kasi yung mga pangalan nila. Kaya binanggit ko rin sa'yo kagad. Kaloy, ano naman yung tinitingnan mo dyan? Nasa harapan tayo ng pagkain, no? Ng grasya. Kung anong ginagawa mo dyan. Nanonood lang naman ako ng mga... Nang ano? Wala. Anong tinitingnan mo? Wala. Akin na nga. Oo. Oh. Ay! Diyos mio! Nakasexy, nakahubad. Hindi. Yung una ng... Hindi ka sa babae, hindi ka na talaga magbabago. Ganyan ka na habang buhay. Manyakis! Ay! Ay, salamat. Sandali na, saan ba napunta yung mga una ko dito? Lolo Pan! Ha? Ayan pa lang mga una ko. Uy, aray ko! Aray! Ah! Ay! Ah! Ay! Halika kayo rito, kayo na lang ang uunahin ko. Halika kayo dito. Babe, okay ka lang? Gusto mo hotdog? Ayoko ng hotdog. Iniisip mo pa rin ba yung kagabi? Huwag ka mag-alala. Behave ako doon. Good boy. Just like I promised. I trust you, babe. Oh! Eh, hirapin ko lang. Akin yan eh. Ano? Puro babae ang kasama ni Juan sa opisina? Eh, bakit ka pumayag? Siyempre, nag-decision yun yung business partner niya. Tsaka, qualified naman sila. At wala rin magagawa si Juan dahil hindi naman niya alam eh. Ayan ang problema. Dapat yung mga yan, dumadaan yan sa kamay mo bago hinahire ng asawa mo. Halimbawa, sekretarya, siyempre hindi ka kukuha ng maganda tsaka sexy. Dapat yung kukunin mo, yung medyo may katabaan tsaka yung pangit. Oh, ay pag ganun ang nakaharap sa kanya, eh di lalong pagnanasaan ng asawa mo yun. Alam mo na, hindi naman yata ubra yun. Hindi naman to kasosyo si Happy. Ba't naman siya may sale kung sinong i-hire doon? Happy, kung ako sa'yo, alalahanin mo na lang yung mga sinabi sa ni Juan nung kinasal kayo. Di ba nangako siya, magbabago na siya? Sinabi niya yun sa reception, titinu na siya. Eh, gusto ko naman maniwala. Gusto ko talaga maniwala, ate. Kaya lang, pag nakikita ko yung lolo niya, na hanggang ngayon tanda-tanda na, babaero pa rin, napaparanang ako. Hindi kaya nagmana siya dun sa lolo niya na pag matanda na kami, nang bababae pa rin siya? Tama! Tama yan! Eh, sabihin na natin na talagang gusto na talagang magbago ng asawa mo, hindi ba? Eh, uubra ba talaga sa kanya kung halimbawa nakaharap na yung mga magagandang yun? Makakalayo ba talaga siya sa tukso? May iwasan niya ba yun? Hindi, di ba? Ang babaero, parang pantal yan. Pag kinamot, lalong kumakate. Isa lang ang paraan para makasigurado tayo na hindi na magloloko yung asawa mo. Nay! Agad-agad, Nay! Ano? Akala ko si Nay puputulin yung... Ano? Relationship. Nag-iisip ako. Mamaya, meron na akong solusyon. Sige na! Uy, kamusta? Oh, hello. Happy! Ba't nandito ka? Si Juan. Dalilan ko siya ng pagkain. Si Juan, nasa loob kausap yung mga staff. Si Pao, si Don, tsaka si Pepe. Yes, exactly. Kung gusto, punta mo si Juan sa loob. Go! Kahit anong gusto ninyo, gagawin ko. Basta mas satisfy ko lang kayong tatlo. Kung kailangan nyo ng time, ibibigay ko. Okay lang.
So, is that a yes or a no? Yes na yes! Tama po pala yung mga sinabi ng mga sales staff nyo. Napakabait niyo po pa talaga, Mr. De La Costa. At napakapogi pa. So, girls, pakiasikaso lang yung mga documents nila. And kung talagang desidido na kayo, siguro pwede nating pirmahan yung kontrata. Alright. I hope you don't mind. Para saan nyo ba gagamitin yung van na binili ninyo? Pang business namin. Ah, business. Mm-hmm. May I ask kung anong business ang meron kayo? Pang deliver ng mga diet pills. Diet pills? Oh, diet pills. Di ba halata? Medyo halata. Mm. Kaya ko nga natanong kasi medyo naisip ko na yun talaga. Yeah. Ikaw, Mr. De La Costa, mahirap ba mag-ahente ng mga kotse? Nako, madali lang ho yun. Kung gusto ninyo, ituturo ko sa inyo on our way out. Yeah. Let's go? Yeah, sige. Girls, yung mga kontrata nila, kayo nung muna mag-alaga dyan, no? Let's go. Oh, boys, okay? Kailangan malinis yan. Basta kung may tanong kayo, huwag kayong mahihiya. At pinaka-importante ito, ha? Ipagkalat itong shop para mas dumami pa yung customers. Sure, yeah. Ano naman? Okay lang? Yeah. Sige, salamat, ha? Thank you. So, paano una na kanila, ha? Oh, sige. Ingat. Bye! Bye-bye. Hi, babe. Hello. Basta. Uy! Para saan yun? Ako nga, para sa iyo to. Ano to? Sino ba yung kamiting mo? Ah, oo. Sila. Usap lang kami ng konting business. Sila mo na. Oh, ito pa. Binibutuan ko. Wow, binibutuan mo to? Oh, yes! Mmm, bango na. Oh, nagpatulong ko kay Yaya. Uy, thank you. Masarap naman ito. Excited na ako kay inyo na. And just like that, napawi na ang mga pagdududa ni Happy sa asawa. Nakumbinsi siya na behave na si Juan. Abangan! May babala si Mamu. She said, "Gwapo si Juan, kabulin ng mga babae. Gusto mo ba yung malisitang ka ng iba sa asawa mo?" At si Juan, mukhang mahuhulog sa isang patibong. Wala na talagang atrasan to. Bukas na darating ang bagong pantasya ng bayan. At pantasya ni Juan, it's a welcome party para sa ultimate third party. Kaya wag na wag yung palalampasin.